Movie Recap Tagalog here. Tunghayan natin ngayon ang true story drama film na The Boy Who Harnessed the Wind. Tara na't panoorin natin. Noong 2001, makikita ang mga magsasaka ng Malawi na inaani ang kanilang tanim na mais. Isang lalaki ang tumigil sa ginagawa dahil sa paninikip ng dibdib. Maya-maya lang ay natumba ito kaya agad siyang nilapitan ng anak at iba pang mga magsasaka. Namatay ang lalaki at inilibing. Sumunod na eksena, isang batang lalaki na nagngangalang William na mahilig magbuting-ting ang sinusubukang gawin ang radyo ng kapitbahay. Ilang saglit pa ay kinuha ng ama niyang si Trywell ang radyo niya tapos ay inutusan siyang ayusin ang bubong ng bahay. Lumabas siya ng bahay at nakinig ng ulat ng panahon bago kuhanin ang mga gamit sa pagsasaka. Matapos magsalok ng tubig sa balon at maligo, nasorpresa si William sa bagong uniforme na ibinigay sa kanya ng magulang. Sumunod na araw, kasabay niyang pumasok sa eskwelahan ang kaibigang si Gilbert. Samantala, ang ina ni William na si Agnes at kapatid niyang si Annie ay nasa gilingan ng mais. Sinabi ni Agnes kay Annie na madali siyang makakakuha ng trabaho kapag nakatapos siya sa unibersidad. Nang pauwi na sila, isang lalaking naka-Amerikana ang nginitian ni Annie dahil kumaway sa kanya ito. Ang lalaki ay si Mike Cachigunda na isang guro sa eskwelahan. Bago magsimula ang klase, tinipon sila ng principal upang ipaalam sa kanila na hindi mabibigyan ng library card ang mga estudyanteng hindi pa nagbabayad ng tuition fee. Kinahapunan matapos ang klase, ibinigay ni William ang sulat galing sa ate niya na gustong magpatulong kay Mr. Cachigunda sa pag-aaral niya sa unibersidad. Pinaalalahanan ng teacher si William na di pabayad ang tuition niya. Magtatakip silim na, pinatigil si William ng ina sa pagre-review dahil madilim na. Nang sabihin niyang gagamit siya ng kerosene, sinabi ng ina na kulang na ito. Sumunod na araw, matapos makuha ang test paper na mababa ang grado, sinabi ni William sa kaibigan na makakakuha rin sila ng mataas na grado. Ang kailangan lang nila ay gumawa ng paraan upang makapag-aral sa gabi. Nang mag-uwian, pinuntahan nila ang isang tambakan upang maghanap ng bagay na pwede nilang gamitin para makapag-aral sila sa gabi. Tapos ay pinuntahan nila ang bahay ni Gilbert kung saan may meeting na nagaganap. Ang ama ni Gilbert na si Wimbey ang chief ng Nayon nila. Ilang kinatawa ng kumpanya ng tobacco ang kinukumbinsi ang mga taga Nayon na ibenta ang kanilang lupain at puno. Tumanggi ang lahat sa alok ngunit sa di inaasahan, tumayo ang pamangkin ni Trywell na si Jeremiah at pumayag na ibenta ang kanyang mga lupain. Isa-isang naggayahan ang iba at ibinenta na rin ang lupain nila. Makalipas ang ilang araw, habang inaayos ni William ang pain panghuli ng ibon, napansin niyang sinisimula ng putulin ang mga puno sa lugar nila. Lumipat ang eksena kay William at Gilbert na nasa bahay ng mas nakatatanda sa kanila upang makinig ng football match sa radyo. Sa kalagitnaan ng laro ay nalobat at namatay ang radyo. Napatingin sila kay William at umaasang baka may magagawa siya. Agad siyang tumakbo sa bahay nila upang kuhanin ang mga bateryang lobat na rin. Bago bumalik, tinanong niya sa ama kung kailan babayaran ang tuition fee niya. Sumagot ito na kapag umani na sila. Pagbalik sa bahay ng tropa, sinabi niya na kung pagsasamahin nila ang lahat ng mahinang baterya ay makakakuha pa rin sila ng sapat na kuryente upang gumana ang radyo. Natuwa ang magbabarkada dahil nagawa niya ang radyo. Pauwi ng bahay, di sinasadyang makita ng magkaibigan si Annie na nakikipaglampungan sa teacher nila. Sumunod na araw, binuyo ni Gilbert si William na sirain ang bisikleta ng teacher nila upang hindi na makadayo sa kanila. Nang sisirain na niya ang bisikleta, bigla siyang nakonsensya. Natoon ang pansin niya sa ilaw na nakakabit sa bisikleta. Nang ikuti nila ang pedal, namangha siya na lumiliwanag ang ilaw na nakakabit sa dynamo. Kinabukasan, pinauwi ng principal si William kasama ang iba pang estudyante na hindi pa bayad sa eskwelahan. Di sila pwedeng pumasok hanggat wala pang bayad. Samantala sa pagbuhos ng malalakas na ulan, lumalaki ang posibilidad na bumaha sa Nayon nila. Nangyari na ang kinatatakutan ni Trywell dahil naapektuhan na ang mga taniman nila. Sinubukan niyang puntahan ang kaibigang si Daniel sa bayan upang magpatulong na bilhin ang lupang binenta ng pamangkin sa kumpanya nila. Imbis na makatulong, sinabi niya kay Trywell na may puno man o wala. Kailangan nilang paghandaan ang tagtuyot at tagutom na mangyayari sa Nayon nila dahil sa climate change. Sumunod na araw, kahit suspendido, pumuslit si William sa eskwelahan upang maka-attend ng science class kay Mr. Cachigunda. Pagkatapos ng klase,
Tinanong niya sa guro kung papaano nagliliwanag ang ilaw sa bisikleta niya pag pinapedal. Ipinaliwanag ng guro na dahil ito sa dynamo na kino-convert ang enerhiya sa kuryente. Nang magtanong pa si William tungkol dito, nag-suggest ang guro na magtungo siya sa library upang makakuha ng mas marami pang kaalaman tungkol dito. Gayunpaman, wala siyang library card dahil hindi pa siya bayad. Binanggit ni William na alam niyang may relasyon ang guro sa ate niya at kaya niyang isikreto ito. Dahil dito, isinama siya ng guro sa library at sinabi sa bantay na may proyekto silang ginagawa ni William. Wala mang library card, nagkaroon ng pagkakataon si William na basahin ang mga libro tungkol sa enerhiya at kuryente. Sumunod na eksena, may programang ginanap para sa pagdating ng presidente ng bansa. Nagalak ang mamamayan sa pagbisita ng presidente sa nayon nila. Binanggit ni Chief Wimbe ang problemang patuloy na nangyayari sa lugar nila at kailangan nila ang pangulo na gumagawa ng aksyon upang lutasin ang mga hinaing nila. Di nagustuhan ng pangulo ang mga sinabi ng chief kaya pinadampot niya ito sa mga bodyguard. Dinala siya ng mga ito sa likuran at binugbog. Makalipas ng ilang buwan, dumating na ang panahon ng anihan. Sa kasamaang palad, sobrang kaunti ang ani nila. Hindi ito sapat upang mabuhay ang pamilya niya. Kinailangan nilang ibenta ang bubong ng kanilang bahay upang madagdagan ang budget sa pagkain nila. Nakadagdag pa sa kanilang paghihirap ay ang pagtataas ng presyo ng mga pagkain at bilihin. Ito ang nagtulak kay Trywell at iba pang taga-Nayon na magprotesta laban sa pamahalaan. Sa kabilang banda, patuloy na pinag-aaralan ni William ang tungkol sa enerhiya, kuryente at hangin gamit ang iba't ibang libro. Dahil may mga katanungan pa siya, sinabi ng bantay sa library na umaten siya sa klase ni Mr. Kachigunda at magpaturo sa kanya. Di niya inaasahan na ang principal ang magtuturo sa araw na iyon. Nang makita siya ng principal ay sinermonan siya nito at pinalabas ng eskwelahan. Sa parehas na araw, dalawang truck ng gobyerno ang dumating sa Nayon na puno ng pagkain. Ibinigay ng ina ang pera kay William at sinabihan siyang ibili lahat iyon ng butil ng mais. Dahil kasama si Trywell sa protesta, at si William naman ay sinubukang makabili ng butil ng mais, isang grupo ng kalalakihan ang pilit na kinuha ang natitira nilang pagkain sa loob ng bahay. Sinubukan silang pigilan ni Agnes ngunit wala ring nangyari. Samantala, nang magkagulo sa pila ng mga bumibili ng butil ng mais, nagawang makapasok ni William sa loob ng warehouse at makabili ng makakain. Dahil sinarado ang warehouse at hindi sila makalabas, nagpatulong si William sa mga trabahador na sirain ang yero para makadaan siya sa likuran. Kinagabihan ay nakarating si William at Trywell sa bahay. Dahil sa nangyayaring kakulangan sa pagkain at paubos na ang natitirang ipon nila, sinabi ni Trywell sa pamilya na isang beses isang araw na lang sila kakain upang makasurvive. Di matanggap ni Annie ang pangyayari kaya lumabas siya ng bahay. Lumipas pa ang ilang linggo, tinamaan ng tagtuyot ang nayon nila. Sa kabila nito ay hindi tumigil si Trywell sa pagbubungkal ng lupa. Mababakas sa mukha niya ang awa sa kalagayan ng pamilya at mga taga-Nayon. Binanggit niya na kailangan nilang ipagdasal na umulan. Kinagabihan, kinausap ni William ang kanyang kapatid na babae. Hiniling niya sa kapatid na hingin ang dynamo kay Mr. Kachigunda. Binanggit niya na alam niya ang tungkol sa kanilang relasyon at hindi niya ito sasabihin kahit kanino. Sinabi rin niya na kung makuha niya ang dynamo, madali siyang makakabuo ng windmill para patakbuhin ang water pump na hihigop ng tubig sa balon. Kinabukasan pag-uwi ni William matapos manguha ng panggatong, nakita niya ang kanyang magulang na alagaga sa labas ng bahay. May nakuhang sulat ang ina niya galing kay Annie na nagsasabing nagtanan sila ni Mr. Kachigunda at nabawasan na sila ng isang bibig na palalamunin. Pagpasok ni William sa silid ni Annie, nakita niyang nakapatong sa lamesa ang dynamo na hiniling niya sa kapatid. Sinubukan nilang humingi ng tulong sa principal tungkol sa kinaroroonan ni Annie at ni Mr. Kachigunda. Malungkot na binanggit ng principal na wala siyang impormasyon tungkol sa guro at humingi siya ng tawad sa pamilya dahil sa maling aksyon ng guro nila. Hiniling ni William sa principal na payagan siyang makahiram ng libro sa library upang makapagbasa siya at makabuo ng windmill para matulungan niya ang mga kanayon. Sa pagkakataong ito ay pumayag ang principal. Sumunod na eksena, pumayag na makipagtulungan ang kanyang mga kaibigan sa proyekto niya. Matagumpay nilang nabuo ang maliit na prototype windmill. Nakumpirma nila na gumagana ito nang mapagana nila ang radyo sa pamamagitan lamang ng ginawang prototype. Dahil dito,
Napagdesisyonan ni William na bumuo ng malaking windmill na kayang makagenerate ng kuryente na magpapatakbo sa water pump. Pinuntahan ng grupo ang Tambakan upang maghanap ng mga pyesa na pwede nilang gamitin sa pagbubuo ng malaking proyekto. Pagkatapos ay pinuntahan ni William ang kanyang ama sa bukid upang ipakita sa kanya ang natuklasan niyang makakatulong sa kanila. Sinubukan niyang hingin sa ama ang bisikleta upang gamitin ang pyesa nito para sa gagawing malaking windmill. Nagalit ang ama sa pinagsasabi niya at inisip na isang malaking kalokohan ang naiisip ng anak sa gitna ng problemang kinakaharap nila. Sa halip ay galit na sinabihan niya ang anak na tumulong sa kanya sa bukid upang mapakinabangan siya. Tuyo man ang bukirin, patuloy silang nagbungkal ng lupa kahit paalam nilang wala silang mapapala. Makalipas ang ilang oras ay binisita niya ang mga kaibigan at nabigla siya nang malaman na lahat sila ay nag-iimpake ng kanilang mga gamit upang umalis sa Nayon. Buti na lang ay nakumbinsi niya silang manatili tapos ay humingi siya ng tulong sa kanila upang hikayatin ang kanyang ama na ibigay ang kanyang bisikleta. Ilang sandali pa ay dumating ang grupo sa labas ng bahay nila at hiniling kay Trywell na hayaang gamitin ni William ang pyesa ng bisikleta niya. Inisip ni Trywell na lalabanan siya ng mga binatilyo, sa halip ay iniwasan siya ng mga ito nang makitang galit siya. Makalipas ang ilang oras ay kinausap ni Agnes si Trywell at hiniling sa kanya na hayaan ang anak nilang si William na gawin kung ano ang pinaniniwalaan niya. Binanggit niya na maraming bagay na ang nawala sa kanya at ayaw niyang mawala sa kanila pati ang anak nilang si William. Napagtanto ni Trywell ang kanyang pagkakamali at pinuntahan ang anak gamit ang bisikleta. Humingi siya ng paumanhin sa kanyang anak at hindi niya man lang naibigay ang pangunahing pangangailangan nito. Sa huli ay pinaubaya niya ang bisikleta sa anak. Kasunod nito ay nagpatulong ang mag-ama na kuhanin ang pyesa sa bike na kailangan nila. Matapos makuha ang kakailanganing pyesa, sinimulan ni William na i-assemble ang windmill sa tulong ng ama at ilang mga taga-Nayon. Sa lalong madaling panahon ay itinaas nila ang mga LSE ng windmill sa itaas ng tore. Pagkaraan ng ilang sandali, sa ihip ng hangin ay nagsimulang umikot ito. Sinabi ni William na kailangan nilang magantay ng konting oras dahil kailangan munang ma-charge ang baterya. Nang may sapat ng kuryente ang baterya, nagsimulang gumana ang water pump at maya-maya lang ay umangat ang tubig sa hose na patuloy namang dumaloy sa taniman. Lubhang nagalak ang lahat ng nakasaksi sa imbensyon niya at sinimulan nilang magtanim. Makalipas ang isang linggo, makikita ang mga bagong pananim na nag-usbungan na sa basang lupa at ang mga taga-Nayon ay unti-unti nang nagbabalik sa kanilang normal na buhay. Makikita si William na nakaupo sa harap ng kanilang bahay at nakatingin sa windmill. Ipinaalam niya sa ama ang sinabi ng teacher na may organisasyon na gustong makita ang windmill at ang posibleng scholarship grant na ibibigay sa kanya ng isang eskwelahan. Nilapitan siya ng ama at ipinahayag kung gaano siya ka-proud sa kanya. Sinabi pa nito na saan man siya mapunta, ipagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral. Sa huling eksena, umakyat si William sa ginawang windmill at pinagmasdan ang luntiang taniman.